Okay, para po sa kaalaman po ng mga gustong mamasyal po dito sa Camp Janhay na hindi pa po alam kung saan po yung sakayan papunta doon, ito po yung jeep na sasakyan po ninyo, yung may biyahing Baguio Plaza tsaka Scout Barrio po na nakalagay. At 11 pesos lang po yung pamasahe po sa ngayon. Okay, so yung terminal po na ito ay makikita po sa bandang baba po ng overpass na yan. Yung overpass po ng Cheongsan Horizon tsaka yung may Maharlika po dyan na building. Okay, so sa baba niyan yung may terminal po ng jeep papuntang BGH din po. So ito po yun, itong may green tsaka itong red po dito sa baba ng mga jeep. Yan po yung sakayan papuntang Camp Janhay. Okay, nakarating na po kami sa Camp Janhay. Tsaka nag-jeep lang po kami. Ayun, nauna ng mga kasama ko. Palibhasa, may escort kaming sundalo, si Simeon. Shout out sa iyo, Simeon. Okay, si Simeon, anak po ng pinsan ng asawa ko. Ito po yung mapa po dito sa area ng Camp Janhay po, para hindi po kayo maligaw. Yan. So yan, yan yung pwede niyong sundan. Yan, sa mga bago pa lang dito. Yan. Guide nyo po para hindi po kayo maligaw dito. Yan. So yung mapa po na ito ay makikita dito lang po sa harap ng filling station po. Yan. Yan, dyan po. Tsaka itong hotel. Okay, so andito lang po siya sa tapat niya. So yan. So yan mga ka-planet, andito kami sa Camp Janhay ngayon. Yan, kasama ko yung bunso ko at saka yung asawa ko. Tapos yung isa, si Simeon. Tingin mo na kayo sa camera pa. Yan. Diretso lang pa kayo? Ba? Diretso lang tayo. Tatawid tayo? Yan. Yeah. Diretso na tayo pa. So yan. Nakakahingal nga po mga kaplanet. Teknik talaga dito yung ano, dandaan lang maglakad. Yan. Malawak po kasi itong Camp Janhay. So yun. So malawak po kasi yung Camp Janhay, kaya kailangan dandaan lang maglakad kasi nakapapagod. Andun yung mga kasama ko. Yan. Pagkat lang ang birthday ko. Nabutan kami ng ulan mga kaplanet. Lakas ng ulan. So, ilang minuto pa lang po kami na naglalakad dito sa Camp Janhay. Bumuhos na po yung malakas na ulan. So ito lang po yung downside dito kapag inabutan po kayo ng ulan. Kasi malalayo po yung mayroong pwedeng masilungan po dito. Ano? So naglakad po kami dyan at naghanap ng masilungan. Medyo malayo-layo pa. So yung ibang waiting shed po dito kasi may bayad. Butan na kami ng ulan. Maganda nga eh. Maganda. Para makita nyo yung tipo din yung ulan at sunti. Yan. Ganyan po yung view dito guys. Then mafog siya pagka umuulan. Humingi na yung ulan. So yun, para maiba naman yung view na nakikita. Yan, kapag ka umuulan dito, ay mapags. Humina, bigla yung ulan mama. Tapos palakas. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Hmm? Okay, yung pamamasyal namin dito sa Camp Janhay ay hindi naman po tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Minsan tumitigil din po yung ulan that time. Tapos mga ilang minuto, bumabalik na naman po yung magandang panahon niya. Kulimlim, tapos hindi na naman naulan. Tapos mga ilang minuto, umuulan na naman. Kaya pasilong-silong po kami dun sa mga may area na pwedeng pagsilungan. Kasi yung ibang cottages po dyan ay may bayad po.
Dahil nadaanan na po namin ito, pumasok na rin po kami. So wala naman pong entrance fee pagpasok dito. Depende lang po yun kung ano yung activity na gagawin mo dyan. Doon lang po kayo magbabayad. Ano? So maalala ko nung baby pa po yung anak ko dito, itong bunso ko. Nung pumunta kami dito noon, talagang malakas sa tourist itong part na to. Kasi dito yung part na nagsi-zipline po sila dito. O may zipline po dyan. Tsaka maraming customer dati, siguro dahil hindi pa pandemic. At saka ngayon, pansin ko walang customer siguro dahil maulan. Pero hindi na ganun karami yung customer. Pasilip-silip na lang yung customer dito na nakikita ko. Parang wala nang activity ngayon dito ah. Umulan. Wala na yung activity dito. Zipline. Naalala ko nung baby si Mon, daming ano dito? Daming customer. Yung nakikita nyo pong mga tables with chairs dyan sa picnic area na yan, may bayad po yan. So yung rates po nyan, ilalagay ko po dito sa bandang dulo ng video ko na ito para malaman po ninyo yung rates dyan. Okay, tsaka sa yung mga charges nila sa iba pang activities po dito at tsaka mga entrance fee po dito sa ibang area ng Kapjanhay. Yung way po pala na ito ay papunta sa historical core ng Kapjanhay, which is composed of bell house, amphitheater, yung cemetery of negativism, tsaka yung yellow trail, tsaka yung may isa pa, yung pole. Okay, so may bayad po yun, may entrance fee po yun. So nagtanong yung asawa ko, 75 pesos daw po per head. So napadpad po kami dito dahil naghanap po yung asawa ko ng masisilungan dahil umaambun po that time, tsaka parang lalakas na naman yung ulan. Pero nung paglabas namin sa area na yun ay humina na naman yung ulan. All I want.
pauwi na kami mga kaplanet. Kasi may nakita akong paparating na kabayo. Yan. Yan. Kapag gusto niyo pong sumakay dito sa kabayo na ito, may mga bayad po yan para itour kayo dito sa view ng Camp Janhay. Okay. Okay, so hanggang dito na lamang po mga kaplanet yung vlog ko dito sa pamamasyal namin dito sa Camp Janhay kasi 5:30 na po ng hapon. Okay, so hindi na po namin naikot yung ibang spot po dito kasi yung iba mayroon pong entrance fee. Okay, para po sa updated na entrance fee dito sa ibang spot ng Camp Janhay, search na lang po sa Google Chrome. Pero yung pinaka main entrance po dito ay wala pong entrance fee. Kung galing po kayo doon sa Baguio Central Business District, papunta dito, pag mag-jeep lang po kayo, nasa 11 pesos lang po yung pamasahe. Nauna na yung mga kasama ko. So thank you so much for watching everyone. See you in my next video. Bye! Pauwi na po kami mga kaplanet. Okay, so yun po yung pinaka main entrance. Yan, yung may guard. Wala pong entrance fee sa pinaka main po na entrance. Okay, so dito na po yung sakayan ng jeep sa baba. Yan. So dyan po sa baba yung sakayan ng jeep papuntang bayan po. Okay, so pwede naman po maghintay ng taxi kung gusto niyo po mag-taxi. Okay.